Hello guys! Welcome back to my channel! So for today's video is gagawa tayo ng What's on my luggage challenge! Ano bang meron? Bakit mag-what's on my luggage challenge ka? Hindi nga pwede ko pinapin. Well, hindi ko rin ina-expect to kasi may pandemic pa. Pero, pinapakita na kami ng region namin. And then, sabi, mag-i-embark na ulit kami sa barko. Yun, kung nakikita nyo naman, dalawa pa itong luggage ko. Meron lang isang hand carry na kasama. Ito yung isa, ay ang kulay brown na yan. Dadalhin ko rin yan at lalagyan ko ng mga gamit. And then, ayun na nga. Bakit ang dami ko naman yata dala? May dala pa ako isang eco bag. Well, isa pang reason bakit ang dami kong dala is this time, walang luggage. Pero, bakit? Usually, kapag nag-embark kami, 20 kilograms per luggage. And then, 7 kilograms for the hand carry. So, ngayon, walang limit kasi diretso na kami sa Manila Bay. Bali, yung barko na magpo-port dito sa Manila. Di ba, kapag seafarer ka, usually, nilipad ka papapunta sa home port ng barko. Pero dahil nga sa pandemic ngayon, medyo limited lang yung mga flights na meron tayo ngayon. Ang ginawa na lang is, dadaong na lang yung barko dito sa mismo bansa namin. So, una, natin muna sila sa Jakarta para kunin yung mga Indonesian goods. And then, after, dadaong naman sila sa Manila para pumukha ng mga Filipino crew. Kaya ngayon, todo-todo, ipake na ako. Ayaw ko kasing gawin yung mga mistakes na nagawa ko dun sa pagpapakang luggage ko. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano nai-impact. So, pakita ko muna sa inyo kung ano yung brand ng binili kong luggage. This one is called Ace. Ayun po, kung nakikita yun, ayaw kasi mag-focus. Pero ang pangalan niya is Ace. Nabili ko siya sa Japan. Nag-sale siya 5,000 yen. So, parang ano rin siya, 2,500 in Philippine peso. So, this one is American Tourister. Nabili ko siya sa Palma de Mallorca nung first contract ko. And then, nakapahalaga siyang 70 euros. I'm not sure how much is it in peso. And then, itong hand carry ko, hindi ko alam kung anong brand to. Nakalagay ES. Luma na to. Nalungkat ko lang dito sa bahay kasi ayoko nang bumili ng bagong hand carry. Actually, usually, itong ginagamit kong hand carry. Yung minili ko na donut. Pero, dahil nga unlimited ngayon is magmamalaking hand carry na lang ako para sulit na sulit. Pero, dadaling ko pa rin siguro. So, ayun nga, makikita nyo, lumang-luma na siya. Sa tatay ko pa ata to. Pero, kahit luma siya, wala pa naman siyang sira. Kompleto lahat ng zipper, mukhang matibay siya. So, ayan. Alam niyo na, matibay ang brand na yan. Itong dalawang luggage ko, pansin niyo naman, nilig ako sa color pink. Girly kasi ako. Char. So, yung isang luggage, ito, puno siya ng mga grocery. And then, itong isa ko namang luggage, yung Ace, pupunuin ko to ng mga clothes ko. Then, dito ko na rin siguro ilalagay yung sapatos ko. And then, dito naman sa hand carry ko, dito ko siguro ilalagay yung documents ko. Then, yung laptop. Nalagay ko na dyan. Kahit ano na lang ilagay ko dyan para hindi masyadong sumabog tong bag ko. Siguro dadagdagan ko ng grocery. Or dyan ko ilalagay yung tuwalya, yung mga malalaki. Or yung jacket. So, ayun. First, magsimula tayo.
Ito, in here, I have the organizer that I bought from, I think, sa Momoso ko nabili ko. And then, ayan, natutupi kasi siya. Noong first and second contract, dinala ko din tong darawang to. Kasi very compact siya, pwede siyang tupiin. And then, ayan. So, it's a must-have. Ganong mga ganito klase ng organizer. Para, kasi maliit lang yung cabinet. Kaya, kailangan i-organize mo talaga ng gusto. So, ayan eh. Sabi na natin. And then, bumili din ako ng plastic bag. Kasi, basta importante siya. Kaya, kailangan nyo magdala nito kung magbabarko kayo. Pero ito masyado itong maliit. Kuha kayo ng mas malaki. Diba? Tapunan ng mga garbage. Ganon. Although may garbage bag naman din. Pero syempre, pang cover lang sa garbage. And then, ito naman. Bulak. And then, yung wax. Ito pang scrub. Bagong bulo ko lang yan. And then, syempre, Whisper. With wings na ba ito? Ayan. Pwede with wings. And Whisper and Carefree toiletries yan. Nilagay ko na dito para kasi hindi naman siya masyadong maapektuhan sa mga pagkain. And then, ayan na, puro pagkain. Ay, meron pa pala may pulbo. Ito maganda to. Sa Thailand ko pa ito nabili. Pero meron na din ato sa Pilipinas ito. Ayan ang dalawang pulbo. And then, yung gamit kong moisturizer. And then, tinatlo ko na yung toothpaste ko. Mas okay na na dito ka bumili ng mga grocery and toiletries mo sa Pilipinas kasi minsan sobrang mahal sa ibang bansa. Lalo na siguro sa mga around March sa Japan kami. Ang mahal mag-grocery doon. Kaya dito muna. Pero baka sa China naman kami madalas mag-port sa mga first few months. So mura lang din naman doon. Pero mas okay na bumili ka ngayon dito. Kasi baka mahirap pang lumabas yung mga crew. Kaya nga pandemic. And then yan. Proceed na tayo. Meron ako itong cream o. Kasi may mga times na mawinis mo yung mga pagkain sa Pilipinas. Kaya dapat magsak din kayo. Kulang pa nga yung dadagdagan ko pa siguro. And then, here we have pillows. And then, Lala. Nili ako sa chocolate eh. Pero dahil mahirap lang ako. Yung murang chocolate ang na masarap. So, ayan. Hindi ako masyadong magsak ng sobrang daming pagkain. Kasi may pagkain naman sa saleta. Yung saleta nga pala is it's a cruise ship terminology, which means parang canteen. And lahat ng pagkain doon libre. Ayan, abangan nyo. Baka gumawa ako ng saleta mukbang challenge. And here, quick overload. Then, ayan. Dala ko ng cellmate and coffee. And then, dadagdagan ko pa yan kasi hindi ako sa kape. Tingin ko kulang pa ito. Mag-spray pa nga. Lumay kape naman din, pero ito pa rin kasi talaga ang lasa ng 3-in-1. Then, ayan, palaman. Para sa tinapay. Ayan. May additional pa dito. Lagay ko nga dito. Then, ayan. Meron pa pala dito. Ban-aid. Magdala kayo niyan kapag magbabarko kayo. Very important. And then, yan. Konti lang yung dilata ako. Siguro dalagdagan ko pa ng konti. Pero ito magdala ng maraming dilata. Baka hindi ko nang dinuot. So, ayan. Tapos na tayo sa first part. Pero ano man tayo sa second part. And guys, so nandito pala. May dala din pala akong gamot. Gamit kong gamot is by Jessie. Sinasakit ang ulo ko. And then, ni Yusef. Pag-sinsipon ako. Alam ko rin siguro ng gamot. Pang-ugo. Kasi yun lang naman ang madalas kong nararamdaman. Sakit sa ulo, ugo, tsaka sipon. And then, seasickness, yun din na lang ako kukuha sa clinic. Ibang mga gamot naman din sa clinic, pero minsan hinihiyang sa'yo. Kasi ibang brand, ang ibang bansa. So,
maigi nang bumili ka ng Filipino brand. Ayan, so dako na tayo sa kabilang part. Tadang! Oh my god, ang gulo na. The first part, meron akong mga detergent. Ayan. Super, very important na bumili ka ng marami ganito. So, ayan, bumili ako ng sachet. Tsaka ng isang napakalaki. Pride. Pride and champion. Ang pang masagal nito. Kaya, and then, syempre, dahil parang hindi naman, parang may amoy naman yung nilabhan natin. Fresh na fresh. Hindi amoy sabon lang. So, bumili din ako ng isa sachet lang. And then, ganito. Minsan, buta ko nagdala na ito. Well, kasi may dala akong tumbler. And yung tumbler, lagi kong nilalagyan ng coffee. So, ayoko naman ng hindi nahuhugasan yung tumbler ko. So, bumili na rin ako nito just in case. And, eh, so, kailanganin ko talaga. Okay. Para, ito natatanggalin dyan. Then, ayan. Conditioner. Bumili na ako ng dalawang malaki at isang maliit. Dahil baka mahirapan nga kami lumabas sa port dahil pandemic pa. Hindi kami kagad palabasin at ilang buwan. Ewan ko nga baka kulang pa nga yan. Actually, ayoko nang gumastos. And then, wind rocks. Sun rocks. Ayan. Daming gamit yan. Pang sanitize sa tabi na. Pero laging malinis. And then, shampoo. Dalawang malaki, isang maliit. Then, Epicacent oil. Pag dito malob yung Biojessica, yan ipapahid ko na. Sensya na lang sa kakabina ko kung maaamoy niya ito. So, konti lang naman. Ito, very important sa panahon ngayon, alcohol. Green cross. Tapang ito eh. Kailangan natin yung matapang. Ayoko ng ethyl sa ngayon. Kailangan natin isopropyl. Then, syempre, cotton buds. Ilang ko ata yan. Then, Vitress. Pampaganda ng buhok. Pampashine ng buhok. And then, toothbrush. Ilang ko ata yan. Then, dalawang Eskinol. For my face. And then, nasugtahan ako. May dala na naman ako. Isa pang bulak. And then, ginamayan ko na yung deodorant ko. Ito yung ginagamit ko milk. Dahil nga, sa, wala ka namang mabibiling ganito sa ibang bansa. Ito talaga yung gusto kong gamitin kasi very natural lang siya. Maganda siya sa, good for your kilikili. Hindi madadamage. Apat na binili ko para sigurado na maglalas ng matagal. And then, lotion. Hindi naman ako masyadong pala lotion. So, kinuntian ko lang. Isa lang. Okay na yun. Then, hairspray. Para ma-style po yung buhok. Then, pH care. Kulang pa ata yan. Pabango. Lapit na maubos pala to. Dadagdag ako pa ng isa pang pabango. And then, sabon. Dami na yan. 12 pieces of soap. Then another napkin. So yun. So yun guys, kung sa tingin nyo may nakalimutan pa ako, please comment down below para maidagdag ko sa aking groceries and toiletries. Baka may nakalimutan pa ako. So yun guys, dako na tayo sa second part, which is mga clothes. Ayun. Syempre, yung mga tops, bottoms, and pangtaas ko. Ako nang halungkat din. Hirap ibalik eh. Then, ayan, stockings. And then, may nakita ko dito. Ayan. Ito, lagayan ko ng mga iba't ibang currencies. Ayan, pakita ko sa inyo. Sa ngayon, mukhang ano lang naman kami. Japan, China, Korea lang. So, ito lang talaga magagamit yun. Japanese yen, Korean won,
Japanese yen, Russian ruble, ruble ba tawag dun? Hong Kong dollar, ito Thai baht, Chinese yuan, renminbi, and then Cambodia, Malaysian ringgit, Australia, Indian rupees. At syempre, kung may top, syempre, merong bottom, no? O ayan, kung pang alis, puro pants. Puro pants talaga din na lang kung ayan. Ang dapat yung pants. You know why? Kasi pagkakain kasi sa leta, kailangan mahaba yung suit mo. Hindi pwedeng naka-pick-pick short ka. O naka-spaghetti strap na pang taas, kailangan maayos. So, nag-imbak ako ng maraming pants para hindi ako masita. Sa buhok, in the rest, puro damit lang. Ng mask. Mga panty, tsaka undies ang ako na ilalagay. Malapit na ako umalis. And, syempre, hindi ko pa na ilalagay dyan yung tuwalo. Idadagdag yan. Pag malapit na ako umalis. Ano pa ba? Yan lang naman yan. Puro damit nga lang kasi ito. Wala tayo masyadong makahalungkat. Ayun lang, puro damit lang. Ito mga pang alis. Dinidira ka rin ng mga sando. Comfortable. Pag nasa kabina ka na. Kasi minsan, ang init ng aircon. So, ito, may second part pa tayo. Siyempre, uniform po. Yung uniform kasi namin, provided naman. Pero pagdating sa yung white polo, binibili namin ito. So, ayun, ang dami ko nang nabili sa kanila. Parang hindi na ako magbayad kasi pandemic. Saka na ito. Ayun ko nang bumili ng bago. Maayos pa naman siya. And then, ayan. Panda. Then, dress. Then, may damit pa pala dito. Ito pa pala. Daily bread. Then, ito. Power bank. Itong daily bread na ito, nakuha ko lang ito sa executive optical. Kaya na nga, ito na nga. Ito. Yung brand ng salamin ko. Salamin. Makeup kit. Gimbal. Char. Wala pa akong pambili ng gimbal. Ganyan lang muna. And then, hair tools. Mga pin. Ayan. Ito, sobrang importante nito. Magdala kayo ng pin. Mga girls, hairpin, yun, Sanrio, na itim, wala pa pala akong nabibiling ganun. Yun, ang pa ba to? Ito, yung ganito. Yan, importante yan. Siyempre, panali sa buhok. Saan nga ba yun? Saan ko nalagay ko yung panali ko sa buhok? Ano ba to? Mga microfiber, galing sa EO. Yan, ayan, mga hikaw. And then, another salamin. This one, sa Thailand ko ito pabili. Ay, hindi. Ito pa rin sa EO. Dito ko na lang nilagay para hindi mabasag. Cheek and lip tint. Yan tayo sa mura. Kasi pandemic na yun. And then, Vaseline. May tignan natin itong kikay kit ko. And then, ano ba? Nail care. Ayan, importante yan. Dala kayo ng mga ganito. Ito talaga siya, guys. Ang nails. Nail cutter. Panlinis ang nails. And then, ito sa eyebrow itong isa eh. Ayan. Importante yan. Madalas ito nakakalimutan ng marami. Ayan, dala kayo ng girls. And konti na lang to. Ayan. Dala ko ng ganito. Tawag nga dito. Bio pips. Kalimutan ko tawag dito. Importante yan. Pero nilagyan ko muna nito just to save space. So, ito. Ano ito? Eye cream. Then, ito. Sinulid. Importante yan. Huwag talakayin yan. Ito, sobrang importante din yan. Lagi din nakakalimutan ng karamihan. Then, ito. Gamot din ito eh. Nilagyan ako ng gamot. Then, ito. Wine opener. Mulat kayo bakit ako may wine opener. Well, dahil nagtatrabaho ako sa resto,
Yeah, meron akong ganito. Ayan. And then, tiger balm. Bukod sa Efica Simple, nilagay tayong tiger balm. So, balik na natin. Kunting-kunti na lang. So, ito na lang. Ito, pantalip sa mata. Pag matutulog ka. And then, face powder. And then, ito, souvenir. Nabili ko sa room. Nabili ko sa boyfriend ko. Nasira na yung box. Ano na? Taga na kasi niya nung first contact ko pati. Dahil hindi kami nagkita ng second contract. Hindi ko nabigay sa kanya. Kaya ngayong third contract, sure na magkikita kami. Maibibigay ko na sa kanya yung regalo ko. And then, ito. Para sa kanya din. Regalo ko rin ito. Nayupin na dahil matagal na ito. First contract pa. Zara. Perfume. Sa akin ito. Perfume. DNG. Ayun na lang pala, wala na. Nakang konti. Sa totoo lang, ang dami pang space. Kung makikita nyo yan, na-extend pa yan ng ganyan. So, ang dami pang space. Kasi, alam ko sa sarili ko, marami pa akong idadagdag. So, niluwangan ko lang. So, just in case may nakalimutan pa ako, may space pa ako na paglalagyan. Hindi, dahil nga walang luggage limit ngayon, wala akong pake kahit gano'n man kabigat yung mga yan. So, ito pa pala, what's on my pouch? Ayan, panali. And then, Sanrio, meron na pala ang Sanrio. Mascara curler. And then, LA Girl Glow. Then, more panali. Then, cheap tint. And then, ano ba to? Blush din. Kagaya nito. Ganyan lang yan. Ito, another face powder. And then, ito, sa eyebrow atat. Eyebrow powder. Then, may dito. Makeup blender. And then, eyeshadow. Salamin. And then, ano ba to? Pang kilay din. Sorry, hindi talaga ako masyadong ma-makeup kaya. Wala ako masyadong alam sa makeup kaya ganun lang mga dala ko. Then, additional sponge, cheek tint again, then foundation, lipstick, ang tawag dito, mascara, and dalawin. Then, ito sa Japan ko nabili. Then, Lipstick. Medyo ano na. Gulo na. Panghilay, lipstick. Ano nga ulit ito? Eyebrow pencil again. And then, ayun na, wala na. Alam ko may set pa ako ng brushes na kalagay sa isang pouch pa. Then, hindi ko makita. Hinapin ko muna. Ito guys, yung aking mga brush. Ayan. Ito pala sa kilay din. Then, alam ko ang tawag dito ay kabuki brush. Then, ito lang mga brush ko. Na kasi ako alam sa makeup eh. Comment na nilo kung ano pang kulay, kulang kong brush. Ito sa eyeliner. Ito sa maliit. Ito naman. Hindi ko alam. Then, ito sa kilay. Comment down below na pang kulang sa mga brushes ko dahil hindi talaga ako marunong mag-makeup. Yan. Kung mapapansin nyo, hindi nga ako nag-makeup. Nag-vlog ako walang makeup. Kasi hindi ako marunong. Turuan nyo nga ako. Dito, wala naman ako masyado ilalagay dyan. Documents lang. Tsaka ano, laptop. Ilalagay ko dyan sa loob. Then siguro dito yung tumbler. Then kung ano-ano pang anik-anik. Yung mga wallet, yung mga kailangan, yung mahuhugot agad. Yan ko ilalagay. Then dito, siguro mga tuwalya, sapatos, o kahit ano pang mga malalaking items. Para hindi masyadong siksik dito sa maleta. So, dyan ko ilalagay sa ikubag na yan. So, that's it for today guys. I hope na-enjoy nyo yung aking vlog at sana ay may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe to my channel.
And comment down below, ano pa yung dapat kong i-dagdag sa aking mga paggahe.